Daily Bread, magbibigay ka at mag-aalay ng taimtim na pang-umagang panalangin, pagbabahagi ng mga salita ng Diyos, ang pagbasa at pagbabalik-anaw sa Ebanghelyo, halaw at mula sa Biblia, at pagkakaloob ng mga pangako. Our Daily Bread. At ngayon, narito na si Brother Mar Rodriguez ng Lay Dominican Order of Preachers. Hi, good morning po. Welcome po sa Broad Streamcast Communicators dito po sa programang Our Daily Bread. Ako po si Brother Mar Rodriguez. Today po is Holy Wednesday. Gitna na po ng linggo, ng week na ito. Nasa kalagitnaan na po tayo. It's Wednesday. Good morning po sa lahat mo ng mga nanonood. Sorry po, late po tayo. Well, anyway, tuloy-tuloy po rin po. Kahit na po, medyo late. Tayo po ay mananalangin, ipagpapasalamat natin sa Diyos na kahit papano po ay hindi po niya tayo pinapabayaan at tayo po ay patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Tayo ay kanyang pinapatumbayan sa kabila po ng krisis na naranasan natin po. Mga kababayan, mga mahal ko na mga taga-subaybay, brothers and sisters, kapit lang po tayo. Huwag po tayong bibitiw at matatapos din ang problemang ito. Sa umagang po ito, hindi na po natin patatagalin. Tayo po ay mananalangin na at ihihingi natin ang tulong sa Diyos. Ang krisis po na naranasan natin. Pasasaan at pasasaan, matatapos din po ang pandemyang ito. Start na po tayo. Espiritu Santo, Amen. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat para sa lahat po ng mga biyayang ipinagkaloob mo po sa amin. Hindi na mahalaga kung maliit o malaki ang mga biyayang ito. Ang mahalaga po, Panginoon, patuloy po kaming ginagabayan. Sa kabila po ng aming kahinaan, sa kabila po ng aming mga kasalanan, nariyan ka para kami ay iangat sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ipinapanalangin din namin ang mga taong may karamdaman, ang mga taong nawala na ng hanap buhay, trabaho, dahil sa pandemya nito. Tulungan niyo po sana silang makabangon. Sana po matapos na ang krisis po na naranasan namin ngayon. Ipinapanalangin din namin, Panginoon, ang paghihingi namin ng paumanhin ng kapatawaran sa lahat ng aming mga naging pagkukulang at kasalanan. Hinihingi namin po ang inyong pangunawa. Panginoon, ito ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Ay nag-aari magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon naman po, ay babasahin po natin ang salita ng Diyos mula po sa sulat isang Lucas. Sumayin niyo ang Panginoon ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Gaya ng kanyang kinagawian, umalis si Jesus at nagpunta sa bundok ng mga olibo, kasama ang mga alagad. Pagdating do'y sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaing ng tukso. Lumayo siya sa kanila, mga isang pukol ng bato ang layo at do'y lumuhod at nanalangin. Sabi niya, Ama, kung maari po'y ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod,
kung hindi ang kalooban mo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hinagpis, siya'y nalalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Pagkatapos manalangin, siya'y tumayo at lumapit sa kanyang maalagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa labis na kalungkutan. "Bakit kayo natutulog?" tanong niya. "Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating puri ka namin Panginoong Jesus. Ang binasa po natin ay yung alam natin o kilala natin sa tawag na agony in the garden. Yung po inanalangin po si Jesus bago po siya arestuhin ng mga sundalong Romano at ipagkanulo po ni Judas. Mas naging masakit para kay Jesus ang ipagkanulo, itakwil at abandonahin kesa sa mga latay ng kanyang katawan. Ito yung hugupit ng latigo na lumapat sa kanyang katawan. Naranasan niyo na bang pagtaksilan, itanggi o itakwil at abandonahin ng isang taong labis mong pinagkakatiwalaan? Good morning po kay Miss Hanilet at kay Miss Mao, kay Miss Lillian. Good morning po. Lalo na kung ang taong ito ay ang pinakamatalik mong kaibigan. Hindi ba't napakasakit? Hindi ho ba, Miss Mao, napakasakit po nun? Sapagkat sa kabila ng inyong pinagsamahan ay nagawa niyang pagtaksi lang kayo, itakwil o kaya naman ay abandonahin. Sa panahong ikaw ay nag-iisa at kailangan mo ng isang karamay, ng isang makakaramay, hindi po ba napakasakit na kayo'y pagtaksilan? Ganito ang naranasan ng ating Panginoong Jesus sa kwento ng ating mabuting balita, yung ebanghelyong binasa po natin. Miss Cresta, good morning po. Destura, good morning po, Miss Cresta. Good morning po. Thank you for watching po, Miss Cresta. Ang kwento ng mabuting balita ay tungkol sa tatlong bagay na marahil ay naging masakit para kay Panginoong, sa ating Panginoong Jesucristo, para kay Kristo. Lalo na noong mga panahong nakatakda na siyang harap, arestuhin at harapin ang kanyang pagdurusa. Maaaring naging masakit para sa ating Panginoong Jesus sa tatlong bagay na ito. Naranasan niya sa kamay pa mismo ng mga taong labis niyang pinagkakatiwalaan. Ito'y walang iba kundi ang kanyang mga disipulo, ang kanyang 12 apostles na nakasama niya sa buong panahon ng kanyang ministeryo. Ang tatlong bagay na naranasan at naging masakit para kay Jesus, unang-una ay ang betrayal o pagkakanulo. Ipinagkanulo siya ni Judas Iscariote. Denial, yung pangalawa, o pagtatakwil sa kanya ni Peter o ni Simon Pedro. At abandonment o pag-iwan sa kanya mismo ng mga alagad noong siya'y aarestuhin na sa hardin ng Getsemani sa bundok ng Ulibo. Naranasan mo na bang ipagkanulo na yung kaibigan, itanggi at abandonahin sa panahong ikaw ay nasa kagipitan? Napakasakit po nun. Wala ho kayong malapitan. Ano pa kaya para sa ating Panginoong Jesus na bagamat anak ng Diyos ay isang tao din katulad natin na marunong masaktan,
mauhaw, magalit at tumangis. Oo, bagamat siya'y Diyos, si tao rin katulad natin na nasasaktan, nalulungkot. Noong mga panahon, nag-iisa at nananalangin si Jesus sa Hardin ng Olibo, sa bundok ng Olibo, sa Hardin ng Getsemani. Mahaba at kakilakilakot ang gabi niyon. Subalit ni isa man sa kanyang mga alagad, ay walang nagkaroon ng lakas ng loob upang siya ay samahan at damayan sa panahon siya ay nagdurusa. Naranasan ko rin po ang ipagkanulo, itakwil at abandonin ng mga itinuturing kong kaibigan. Ito'y nung matapos na po ang aking tenure sa anghensyang pinaglilingkaran ko noon. Isa-isa rin ang nawala yung mga itinuturing kong kaibigan. Dumating yung punto na hindi na naman nila ako iniintindi. Sila ay nanlamig sa kanilang pakikitungo sa akin hanggang sa ako'y unfriend nila sa Facebook. Hindi ho ba't napakasakit? Noong mga panahon iyon, ang pakiramdam ko ay nag-iisa na lamang ako. Marahil ganun din ang naramdaman ng ating Panginoon nung siya'y iwanan ng kanyang mga disipulo. Parang wala kang karamay, wala kang malapitan. Ni isa man sa mga itinuring mong kaibigan. Nag-iisang hinarap at nagihirap ang ating Panginoon. Wala ni isa man sa kanyang disipulo ang nasa kanyang tabi para siya ay damayan sa ganung sitwasyon. Balit nating hindi lamang sakit ng katawan ng iniinda ng ating Panginoon dahil ang mga latay sa kanyang katawan tulad ng latigo ay hindi tunay na nagpapasakit sa kanyang katawan kung hindi ang pag-iwan sa kanya ng mga disipulo niya na itinuring niya mga kaibigan. Yung sakit ng kalooban niya, yung pangungulila. Marami sa kasalukuyan ang katulad ni Jesus na patuloy na nagdurusa, nag-iisa. Ito yung mga ina at ama na inabandona ng kanilang mga anak, asawa, pinabayaan ng mga mahal nila sa buhay. Kabilang dito ang mga batang walang tahanan at mga kabataan na walang kinabukasan. Sila yung mga inabandona, katulad ng pag-abandona sa ating Panginoon. Sa panahon ng kalungkutan at kapighatian, wala silang karamay. Walang mga kaibigan na gustong tumulong at mga magulang na dapat sana ay kakalinga sa mga taong ito, sa mga batang ito. Ang ating ebanghelyo ay isang pagpapaalala na hindi dapat natin ipagkanulo, itakwil at abandonahin ang sino man tao, lalo-lalo na kung siya ay nahaharap sa isang napakabigat na pagsubok, partikular na sa panahon ngayon ng pandemya, kung saan ang sino man sa atin ay nangangailangan ng karamay at isang taong mabuting loob ay mabuting kalooban na nakahandang magbigay tumulong, maliit man o malaki. Ang mga tulong na to, hindi na po mahalaga. Ang mahalaga po meron. Naway naibigan niyo po yung pong ating gospel reflection. Lalo-lalo na po ngayon, Miyerkules Santo. Sana mas lalo natin pagnilayan ang gospel na binasa po natin. Dahil napakaganda po ng misahing nais ituro sa atin ng Ebanghelyo. Good morning mo po ulit kay Miss Cresta Ann Destura. Kasama ko po yan sa Rotary.
fellow Rotarian ko po, si Miss Eve Ramos. Excuse me. Good morning po sa lahat. Maraming maraming salamat po sa pagsubaybay. Hanggang next week po, magkikita po tayo. Dahil bukas po ay naka-break ang Broad Streamcast Communicators. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Until next week po. Muli po ako si Brother Mar Rodriguez ng Lay Dominican Order of Preachers. Abangan niyo po ang susunod na programa, ang For Your Information ni Mr. Willie Espiritu. God bless po. Jesus loves you. Amen. Salamat.